Humarap sa ABS-CBN News ang isang whistleblower para isiwalat ang dayaan umano na nangyari noong halalan kung saan ilang kandidato ang inalok at bumili umano sa mga kanila ng boto para masiguro ang pagkapanalo. Inaasahan naman ng Center for People Empowerment and Governance o CENPEG ang pagsulpot ng mga testigo sa dayaan dahil sa kakulangan ng safeguards na hindi na ipatupad ng COMELEC. May papatrol Cheryl Mundo. Nakasumbrero at nakatakipang mukha nang humarap sa amin ang isa umanong empleyado ng COMELEC para ihayag ang naging partisipasyon niya sa dagdag bawas umano na nangyari nung halalan. Itago na lang daw namin ang tunay niyang pangalan at tawagin na lang daw siyang Robin. Kwento niya, isa siya sa libo-libong tinaguriang player na nag-ooperate ng tinatawag nilang player's picos machine. Trabaho nila na unahan ang pag-transmit ng mga boto mula sa isang presinto para ang mga laman ng pre-programmed CF cards at pre-shaded na balota ang maita-transmit at babasahin sa central server ng COMELEC. Sa 3 minutes ahead na transmission, yung pong provincial na pumapasok, nagtatransmit, hindi na tatanggap yun noong nasa sa dulo. Ang tinatanggap ko itong nandito kasi the same number, ang naka-acknowledge ko yung galing dito sa directamente yan. Sabi pa ni Robin, simple at walang kahirap-hirap ang pandaraya sa automated elections, lalo't hindi naman nalalaman ng COMELEC kung saan galing ang mga resultang na itatransmit sa kanila. 3 buwan bago ang halalan, kasado na raw ang kanilang operasyon dahil nung isang taon pa nila inumpisahan ang pag-aalok sa mga kandidato. 20 pesos ang presyo nila kada balota para sa mga tumatakbo sa mga national positions at 10 piso naman kada balota sa local positions. Una raw nilang inalok ang pambato ng Nationalista Party na si Senador Manny Villar, pero hindi sila nagkasundo sa presyo. Kuripot po. Presyo po 20, tatawaran ng 5. Hindi po yung materialize. Sa mga tumatakbo sa pagka-vice-presidente, si Makati Mayor Jejo Marbinay lang umano ang kumagat sa alok nila. Nagkasundo raw sila sa halagang 1.4 billion katumbas ng 7 million votes. Sa pagbili umano ni Binay ng boto, pwede siyang mamili kung sino ang kandidato sa pagkapangulo na makikinabang sa 7 million niya. May bahagi raw dito ang ipinalagay niya kay Senador Noynoy Aquino. Tataka si Presidente Arap, saan ang galing ang 3 million votes ni Noynoy, ni Aquino? Biglang umarangkada. Galing po yan sa ano, sa isa natin itira sa 7 million. Sa nangyaring dagdag bawas sa halalan, maraming kandidato umano ang nawalan ng boto. Sa pagkapangulo, binawasan ng higit 5 milyon ang boto ni dating Secretary Gilbert Teodoro, 4 na milyon kay dating Pangulong Joseph Estrada at 2 hanggang 3 milyon kay Brother Eddie Villanueva. Linggo ng gabi ng unang humarap si Robin sa ABS-CBN at isiniwalat ang kanyang nalalaman sa tinatawag niyang hocus pocus. Inamin niya na nagsalita siya dahil hindi sila binayaran ng mga kandidato. Kasi hanggang ngayon, di pa ko binibigyan eh. Ihirap ka pagkatapos sa lahat ng mga makukuha. Sa aming panayam, sinabi ni Robin na hindi siya pakawala ng politiko. Pero kanina inilabas ng kampo ni na MMDA Chairman Bayani Fernando at Senator Loren Legarda sa isang press conference ng CBCP ang kopya ng interview namin kay Robin. Hindi naman nagtataka ang grupong Center for People Empowerment in Governance o CENPEG sa mga ulat ng dayaan sa halalan. Alam niyo yung source code, alam niyo yung software, alam niyo yung mga private keys, and also do steps para dayain yung eleksyon. Itinanggi naman ni Makati Mayor Jejo Marbinay ang akusasyon. Wala namang katotohanan. So, ako, yung mga bintang-bintang na lalo na yung sinasabi mo, sa Diyos at sa tao, wala akong ginawang ganyan. Sinabi naman ni Gilbert Remulla, tagapagsalita ng Nationalista Party, na walang katotohanan ang mga ibinibintang kay Villar. Cheryl Mundo, Patrol ng Pilipino. Christian Bautista para sa kanyang latest pictorial. Ipinakita ng Asian pop idol ang kanyang six-packed abs na bunga ng isang taong pagdidieta at dibdibang ehersisyo. Pudyat din ito ng mas mapangahas na music video ng pop idol na hihigitan pa ang eksena nila ni Ann Curtis sa Beautiful Girl. Dahil sa sold out ng first concert sa Big Dome noong Sabado, pinaplan siya ng repeat ng concert ni Vice Ganda na may nag-text, "May repeat ako sa Araneta." Bukod sa mapangahas niyang stunt sa ere, nasasabik ang fans
chance na makita pa ang kuwelang spoof ni Vice sa mga politiko. At yan ang mga balita na kalab sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.